Hi mga ka-concert! Welcome dito sa ating demo video. Ayan. Ako po si Kuya Billy. Ako naman po si Kuya Ruel. Ayan. At sa video na ito mga ka-concert, ang ating pong ide-demo ay yung ating bagong-bago na Concert KCS312 Todooke. Ayan. So, etong 312 ay ito yung pinakananay ni KCS212. Nanay. KCS222 at asawa naman ni KCS322. Ayan. So, isang pamilya na sila. Sila yung pamilya ng Todooke. Mm-hmm. Di ba? So, yun siya. So, Kuya Ruel, ano ba ang specs ng ating KCS312? Okay. Ang ating concert KCS312 ay meron siyang dalawang 10 inches na speaker. Mm-hmm. Okay? Two-way yung speaker natin and then 3,500 watts PMPO. Then meron siyang USB, meron siyang Bluetooth at FM radio. Uh-huh. Tapos meron din siyang auxiliary input para sa mga player or cellphone natin. Mm-hmm. Tapos meron din siya na feedback reducer na sinasabi, Kuya Billy. Ayan. So, yung kanyang microphone input. Okay, meron siyang apat na mic input. So, yung apat na mic input, kaya apat kasi kahit yung mga musical instruments like gitara or yung mga organ, pwede mo na rin ikabit mo doon. Okay, so, tapos, ang maganda pa niyan, Kuya Ruel? Meron siyang free na dalawang wireless microphone, UHF, yung kanyang UHF na siya. Frequency. Yes. Okay. Siyempre, ito pa. Ay, ako na hahawak. Ako na. Meron din siyang remote control. Yan. Tulad ng remote ng mga KCS na series natin. So, yan siya. Yan. Okay, so Kuya Ruel, dahil sa hindi na natin in-unbox yung ating KCS312 dahil medyo malaki siya, ano ba ang laman ng ating KCS312 pag sila ay bumili? Okay, unang-una Kuya Billy, syempre pagbukas mo ng box, meron siyang speaker wire. Talaga yan naman. Siya. Ito yan, naman. Yan ang speaker wire. Speaker wire. Mahaba siya, ha? Yes, mahaba na yan. Pangalawa, meron siyang remote control na walang baterya. Ang battery ng remote natin is dalawang AAA. AAA. Okay, AAA size. Then, meron siyang dalawang microphone sa loob. Ito kasi yung free niya na built-in wireless microphone. So, ito yung UHF to mga ka-concert, UHF. Ha? Okay. Tapos, meron siyang warranty card. Nasa loob din siya. At, ito yung kanyang operation manual. Oh. Yan. Okay. Siyempre, yung dalawang speaker. Okay, may speaker pala siya sa loob. Yung amplifier. Okay. So, yan lahat ang laman. Ito yung laman ng ating KCS312. Okay. So, Kuya Ruel, question lang. Anong pinag-iba niya kay KCS322? Okay. Yung KCS322 kasi natin, Kuya Billy, is unang-una yun sa design ng amplifier niya. Parang mixing amplifier na rin siya. May mga control din siya sa microphone. Okay. Tapos mas manipis yung amplifier niya. Tapos mas malakas yung wattage ng KCS322. Sa wattage? Oo, sa wattage. And then, pati sa design ng speaker, mas malakas din yung power ng speaker ng ating KCS322. Compare natin kay KCS312. Pero hindi naman siya ganun. Hindi siya ganun kalayo. Yung, kalayo. Yung diferensya niya sa wattage at saka sa feature niya. Kaya sinabi natin na ito ay asawa. Yes. Ni KCS322. Kasi hindi naman nagkakalayo yung kanilang wattage. Tapos yung halos niya, parehas yung mga feature na yes. Meron silang dalawa. Opo, Kuya Billy. So, yun, Kuya Billy. Ngayon, ide-demo na natin. Okay, so i-try natin, umpisa natin, i-demo yung ating USB mode. Paano ba, Kuya Ruel, ang gagawin natin? Ngayon, Kuya Billy, testing muna natin siya sa USB. USB, okay. So, ang gagawin natin mga concert, ipapasok lang natin syempre yung USB dahil alam naman natin na pag USB, automatic yan siya ay priority. Okay, so isasaksak natin yung USB. Sana siya, dito po natin siya isasaksak. Baitan. Yan.
Ayan. Thank you.
Kuya Roel, yung ating USB. Ngayon naman, itry naman natin dun sa ating Bluetooth. Paano natin iseset sa Bluetooth, Kuya Billy? Okay, so ikaw, bahala. Tanong ko ba, sagot ko? Okay, dalawang steps pwede mong gamitin yung remote. Pindutin mo lang yung mode. At tapos hanapin nyo po yung Bluetooth. Then, yeah. Kung dito naman po sa amplifier, meron din po siya ditong nakalagay na input. Ito po siya. Pindutin nyo lang po yung input and then lalabas sa display yung function. So, yan, blue ang lalabas sa display. Set mo lang yung cellphone mo, i-on mo lang yung Bluetooth and then hanapin mo lang yung Bluetooth name niya na BT Amplifier. Yan. So, yan. Kapag, connected na tayo. Okay. Kapag narinig niya yung ganong sounds, connected ka na. So, pili na tayo ng kanta, mga ka-concert. Thank you.
dahil yung ating Bluetooth mode. Ngayon naman, natapos na tayo sa USB, sa Bluetooth. Ngayon naman, Kuya Ruel, try muna natin yung FM. Paano ba paano ba ginagamit si FM? Madali lang yan, Kuya Billy. Sa remote ulit, pindutin mo lang yung mode yung mode button, then ilipat mo lang siya sa FM na mode na function. Kung dito naman sa amplifier, yung input na button, pindutin nyo lang po para mapunta ka sa FM function. Then, dahil bago yung unit nyo, so wala pa siyang naka program ng mga station. Radio station. So, pag magpo-program po kayo, pwede sa remote, pindutin nyo lang po yung play button sa remote nyo po para automatic na mag-scan siya at mag-program siya ng mga malilinaw na stations na makukuha niya. Kung wala naman, kung di mo naman hawak yung remote, meron din play button dito sa player natin. Ito po siya. Pindutin mo lang po, automatic din po siya mag-i-scan. Yan. So, syempre, pwede niyong ilagay yan dun sa maluwag na area mas para maganda, makasagot siya ng frequency. Mas malinaw na signal. Oo. At okay, syempre, yung kanyang antena. Yan. Yan. Okay. So, hindi na tayo nagpatugtog kasi baka ma-mute tayo. Okay. So, ngayon naman mga ka-concert, itry naman natin yung sinasabing na feature na isa pa ni KCS312 na yung feedback reducer. Okay, ngayon, ipapakita natin sa inyo kung ano yung pagkakaiba kapag naka-on at saka naka-off yung feedback reducer. Okay? So, i-off muna natin. Mm-hmm. Tapos, medyo malakas yung volume ko ng mic. So, ayan siya. Ayan yung... So, ayan yung naka-on. Yun yung naka-off. Naka-off. Oo. Si feedback reducer. Ngayon, pag naka-on... So, parang hindi... Yung... Kasi reducer lang naman siya, di ba? Hindi siya ganung katineng na sobrang sakit kanina sa tenga. Kanina nung naka-off, masakit sa tenga. Diba? So, yun yung pagkakaiba niya. Naka-on, parang nilesen niya. Hmm, nalesen yung pinaka-feedback niya, hindi yes, yung grabing sakit sa tenga. Okay? Yun. So, yan naman mga ka-concert yung ating feedback reducer. Okay. So, Kuya Ruel, ngayon naman pag-usapan natin yung microphone niya dahil sa sinabi nga natin na ito ay built-in wireless microphone, built-in receiver dito sa ating amplifier, di ba? Okay, Kuya Ruel, ano ba ang ibig sabihin ng UHF microphone? Okay, dalawa kasing klase yung sa microphone natin, yung signal niya. Isang VHF, isang UHF. Mm-hmm. Okay, sa KCS312, ang ginamit natin signal is UHF para mas malinaw at mas malakas yung signal. Okay. Okay. So question, gaanong kalayo yung range na pwede niyang maabot or yung malinaw na tunog pa? Up to 15 meters. Mm. Yun yung malinaw at malinis na tunog na pwede mong pwedeng ilabas ng microphone natin. Pero kung ano ba, lalagpas na ako ng mga 15. Kung lalagpas ka, 25, 50 meters, posible na tumunog pa siya, kaya lang maingay na or putol-putol na ang tunog niya. Mm, so hindi na klaro. Hindi na, hindi na advisable yung ganun kalayo. So advisable talaga na 15 meters yung... Up to 15 yung... meters, malinaw. Up to 15 yes, meters. Pero depende pa rin pala sa baterya natin. Kasi baka lobat tayo, kahit sabi mong 10 meters lang, lobat ka naman, hindi rin siya magagamit na maayos. Dahil sa amin muna battery, so ang battery niya ay dalawang AA. Dalawang AA double size. A na battery. Mas maganda kung rechargeable ang gagamitin nila para hindi sila palit gaso, ng palit. Oo, palit ng palit. Rechargeable battery. Okay. So disclaimer tayo mga ka-concert, ano man yung pinatugtog natin dito ay nakadepende doon sa pagkaka-download ng music or doon sa mga devices na ginagamit nyo. Apo. So, Kuya Ruel, ano ba mas maganda para mas klaro nila marinig? Una, mas maganda kung gagamit kayo ng headset or headphone na maayos, ha? Mm-hmm. Para mapakinggan nyo ng maayos yung mga idinedemo namin sa YouTube or sa Facebook. Mm-hmm. Then, pangalawa, kung pwede na lumabas, mas maganda magpunta rin kayo sa ating mga authorized na concert store para mas maipademo nyo ng mas maayos at mas marinig nyo ng aktwal.
yung mga concert products natin. Mm-hmm. So, yan. Okay. Paano ba natin malalaman, Kuya Ruel, kung original ba yung nabili nila or yung bibili nila okay. na concert product? Okay. Unang-una po, sa box muna tayo, sa packaging muna niya. Meron palagi itong serial number sa labas ng box and then sa loob ng pinaka-unit. Sa mismong unit niya, dapat meron. Parehas meron. Yan dapat makakonsert. Yan, tulad nito, meron. Tapos, pangalawa, meron na po yung mga box natin na QR code kung saan kapag in-scan mo po yung QR code niya, automatic na mapupunta ka sa Concert Philippine Facebook page. Mm-hmm. So, diba? Yan. Ano pa? Pangatlo, yung logo ng ating company or yung manufacturer niya, yung Samony Venture Corporation. Mm-hmm. Nandun palagi sa box yun. Sa box at saka sa pinaka-unit natin. Oo. Okay? Saan yun, ang nasa box niya. Pang-apat, sa loob naman ng box, syempre, dapat meron siyang yan. Warranty card. Yan yung... Kung saan, nasa likod niya is yung mga authorized service center. So, palaging meron to. Yan, pwede at niyong saka, puntahan just in case kailangan yes, nila, no? Tsaka mga ka-concert, Kuya Billy, laging tatandaan, kapag ang unit natin may warranty card, ibig sabihin, may warranty siya. At okay? saka... Kasi may mga produkto tayo na walang warranty. Okay? Tulad ng... Speaker. Yung speaker lang mismo. Yun nga pala. Bakit nga ba yung mga speaker natin ay walang warranty? Yung hiwalay na speaker. Kasi, yung mga passive. Opo. Kasi kadalasan po, ang speaker is wala namang board sa loob yan. Mm-hmm. At saka hindi po basta-basta nasisira talaga ang speaker. Masisira lang siya kapag ginamitan mo ng hindi tugma. Angkop na hindi tugma na amplifier or kumbaga yung hindi tamang paggamit. Pero sa mga active natin, meron naman. Mga active kasi active may built-in speaker. Amplifier electronic sa loob yun eh. So, may warranty yung mga yun. So, yeah, recap muna tayo mga ka-concert and dinemo natin. Sa video na to ay yung ating KCS312. Okay. So, Kuya Billy, yung features ulit ng ating KCS312 ay USB and micro SD. Mm-hmm. Then, meron siyang Bluetooth. Then, meron siyang apat na mic input. Then, meron siyang free na dalawang wireless microphone na UHF. Mm. Okay, tapos... Meron siyang auxiliary input pala. Lagi ko nakakalimutan yun. Yung auxiliary pala, hindi natin nasabi kanina. Yun yung sa kung gusto nyo mag-add ng mga... player, ganun. Mga player. Or minsan, meron kayong device. Gusto nyo yung sounds lumabas dito sa speaker. Sa auxiliary nyo po siya ikakabit. Mm. Okay, bukod sa auxiliary, meron siyang line input sa harap yung size na maliit, yung parang 3.5 size ng earphone. Parang kung may mga cellphone. Yes, rin, no? Kasi yung ibang cellphone, walang Bluetooth pero may music, di ba? So, ang connection nila, auxiliary lang po, auxiliary cable lang ang gagamitin nila. Kakabit nila sa line in ng ating KCS312. Then, meron din po siyang FM radio. FM. Tapos, ang price niya is 11,999 pesos. Yeah. SRP sa mga yes, authorized dealer ni Concert. Yes po. Kahit sa online, yan ang price sa natin. Online. Dapat, 11,999. And speaking of online, okay. So makakabili kayo nito sa online, sa aming online store, concert.com.ph. Okay. Yan, available din to sa Concert's Concept Store dyan sa PITX. Sa PITX. Sa ating Shopee at sa Lazada. Yan, available to. Okay. So, may gusto ka pa bang idagdag bago tayo magtapos sa social media? Yun lang, Kuya Billy, ikaw. Okay. So, kung may mga question kayo mga ka-concert, pwede nyo kaming i-message sa aming Facebook page, Concert Philippines, at i-like nyo na rin po yan para lagi kayo updated sa mga promotions at mga kaganapan ni Concert. At syempre sa ating YouTube channel, subscribe nyo na po, Concert Philippines, at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kaganapan ni Concert. At syempre mga Concert, yung ating TikTok, i-follow nyo na po yan, Concert Philippines, at makita-kita po tayo dyan. Okay? So maraming salamat po sa panonood at kita-kits po tayo sa susunod na video. Ako po si Kuya Billy. Ako naman po si Kuya Ruel. Kita-kits next video. Bye-bye! Bye.